Sa mga fellow teachers ko dyan, and I know na nag-struggle kayo ngayon, same tayo, sa pag-print ng modules, and gusto nating makasave ng ink and bond paper. So, ito yung ginawa ko para makasave tayo. So, share ko sa inyo. So, first, punta tayo sa module na gusto nating i-print. So, sa akin, grade 2, ESP, and kasalukuyang nasa module 3 na ako. So, first of all, is Ctrl-P, or you can click this ink print icon. And tapos nyan, i-click nyo itong save ink or toner. So, check natin yan para makasave tayo ng ink. Tapos, ang next na gagawin lang ha, is punta tayo dito sa properties. So, huwag nyo i-preprint in grayscale kasi lahat magba-black and white. Diba, need natin may color din. So, ito lang, save ink or toner. After sa properties, click natin itong print quality. Dapat naka-draft siya. Ewan ko sa inyo ha, pero sa akin, gusto ko siyang i-draft para mas tipid sa ink. After nito sa draft, punta tayo sa paper quality. So, dapat itong print quality din, draft din yan. Ayan. Tapos, punta tayo sa paper size. Kung short na bond paper, gagamitin natin letter. If long yung gagamitin mo, legal. And if A4 na bond paper, A4. Pero yung default na, as far as I know, yung default ng module is A4, default size niya. Pero yung gagamitin ko is short, so gagamitin ko itong letter. And then sa layout, wala naman. Tapos sa advanced, ito. May mga printer, dito kasi ako natagalan, bago ko na-discover, na may mga printer na dapat i-reverse siya. Para mag-reverse. I-reverse siya. I mean, kasi itong printer ko na HP Inktank 310, ay automatic siyang nag-reverse. Di ko alam kung bakit. Sa settings siguro. Kaya, kung yung printer nyo is kagaya ng Epson L120 ko, hindi siya automatic nag-reverse. So, kailangan mo siyang i-reverse. Ito naman, automatic na nagre-reverse. So, kailangan ko siyang i-check para hindi siya mag-reverse. You get my point? Parang, ang hirap. Basta may mga printer. So, dapat i-discover nyo muna yung printer nyo. May mga printer, kagaya ng Epson L120, is kailangan mong i-click itong reverse, i-check, para mag-reverse siya. Pero, itong ginagamit ko ngayon na HP Inktank 310 is automatic siyang nagre-reverse. So, kailangan kong i-check ito para hindi siya mag-reverse. Ewan ba sa yun? So, okay. So, check nyo muna yung printer nyo kung automatic ba siyang nagre-reverse or hindi. So, ayan. Okay. And then, after that, punta tayo dito sa more options. And uunahin nating print is add pages only. So, yung 1, 3, 5, ganun na mga pages. So, ayan. So, from 33 pages, naging 17 na lang siya. Kasi iba back-to-back natin siya. And then, yung paper size ay yung ano niya is fit. Kasi kapag, for example, actual size. So, magiging ganito siya. Magpuputol siya dito. Kasi A4 yung ano nito, default size. Pero yung gagamitin natin na bond paper is 8.5 by 11 or short. So, dapat fit. Ayan, para kasya talaga yung lahat. Orientation is auto. So, ayan, wala naman. Add pages only. Save ink or toner. So, let's print. Hintayin lang natin yung progress. Flattening scammer loo. So, let's see. Sa printer. So, dapat yung unang lalabas is yung cover page. Chang! Check. So, tingnan natin may bond paper na walang laman. So, let's check if may bond paper ba dito na walang laman. Ah, meron nga.
So, hayaan lang natin. Leave natin yun. Huwag mo ang tanggalin kasi masisira ang ano niya, order. And as you can see, kapag naka-draft, mabilis lumalabas yung bond papers, mabilis siyang napipint. Pero kapag nino-normal natin or hina-high quality natin, matagal siyang lalabas kasi nga, inaayos pa niya yung format niya, yung pag-print niya. Pero ito, draft, okay na sa atin to. So, tayin natin matapos lahat. So, ito yung page 33, yung panghuli, blanco. Tingnan natin if blanco ba dito din yung page 33. So, page 32. Okay, check. Blanco yung page 33. So, isali pa din natin yan kasi kailangan yan. Para di masira yung paper arrangement. Remember guys, pag ganito, di ba yun? So, dapat pag ganyan. Yung, kasi ito yung, ano eh, yung number, eto, ito yung guide. So, dapat nasa baba siya. And, yung nakaharap na, nasa baba siya, ito. So, iturn natin siya pa left. Ayan. So, ito na yung unang lalabas. Pero, nasa likod na siya. Gets ba? From this, pa-turn left. Chong. So, yung number 2, andito na. Okay, then balik natin doon. So, nabalik na natin. Print natin ulit. So, dito naman tayo. So, automatic na yung save ink. Check natin yung properties. Baka hindi na, baka na-uncheck yung ano natin. Ah, okay. Check pa din yung reverse. So, ang ipiprint na naman natin ngayon is ang even pages only. Kanina add, ngayon even pages only. So, mag-start na tayo sa 2, 4, 6, 8, 10, ganun. So, ito siya. 16 pages siya. Size, check nyo ulit. Fit, and okay, print. Remember, dapat yun yung una, itong cover page na baliktad. Let's see. Malalaman nyo yung quality ng draft kapag yung parang may mga line-line siya dyan. Okay lang yan. At least clear na lang. Mababasa pa din naman, diba? And nakasave tayo ng ink. Let's be practical. As long as readable siya. Okay na yun. So, hintayin na lang natin siyang matapos. So, ayan, tapos na. So, ito yung last, pahatid liham. So, ito yung front. Oops. Let's... So, ayan eh. Automatic na yan siya. So, let's check. So, ang susunod niya is ito. And then, ayan na siya. Okay. After nyan, yung ginagawa namin, stapler lang namin. So, imagine guys, isang subject pa lang ito. And bawat subject, may mga abot hanggang 8 modules. Tapos, bawat bata, dapat may ganito. So, for example, 30 ang estudyante mo. So, 13 ganito din. Tapos, isang subject pa lang ito and module 3 pa lang ito. Paano yung module 1, 30 pieces din. Module 2, 30 pieces din. Kaya, sa mga may mabubuting kalooban dyan, pwede nyo ding tulungan yung mga kakilala nyong teachers if nakakaluwag kayo. Ayun, need namin ng bond paper and ink. So, ayan lang po. Okay na siya. Let's, yan. Tapos, ito. Tapos, ito. So, nakikita nyo, di ba, may mga blank space. Kasi sa PDF, may blank space siya. Wala tayong magagawa dun. So, yan one. Yan two.
3. Ayan. So, ito yung line nga po pala, pahabol. So, if yung gusto nyo, diretso na siya agad. For example, 30 pieces. Ang gagawin is, yan ito. So, sa pag-print natin, di ba, meron itong copies. So, for example, 30 yung bata na bibigyan. So, 30 pieces din yan. 30. So, dapat naka-check itong collate. Yan. Kasi, ibig sabihin, pasunod na siya. So, page 1, page 2, page 3. Kasi kapag hindi naka-collage, collate is 30 pieces na page 1, 30 pieces na page 2. So, dapat naka-collate siya para diretso-diretso na siya. Okay? Magiging ganito na siya. Sa collate, automatic na siya. So, after nito, di ba, ito yung last page. Tapos, ito na naman start. So, 30 pieces na yan. And, insert nyo lang ulit doon. Automatic na din na mag-tututut. Tapos, stapler. Yan lang. So, nag-print ako ng 10 copies. So, ito na siya, kakapal. So, 10 persons, 10 children pa lang yan. 10 students. So, ang gagawin natin is, ito yung palatandaan. Yung front page. So, ito muna ilagay natin doon. Tapos, pwede na natin siya. Basta huwag nyo lang i-rumble. Tapos, yun na. So, yun lamang po. Hope you guys like it. So, please don't forget to subscribe, like, share. Para marami kayong matulungan pa ng mga teachers. And, of course, please don't forget to subscribe and click the notification bell. If may gusto kayong ipa-suggest dito regarding sa mga modules, comment down below para try ko. Kung alam ko, matulungan ko din kayo. Bye-bye! Do you want to know?